So, we need to put the ginger. Tapos, isunod natin yung sibuyas. Then after we gonna put the chicken. So, antayin po natin siyang maluto. Pag tayo po mag-isa ng chicken, huwag po natin siyang tutubigan. Kasi, ang chicken po, magtutubig po siya. Kagaya po niyan, antayin po natin siya na magkaroon siya ng sarili niyang mantika. So, pagkatapos niyan, pag nagmantika na po siya, kasi mali-little fry na po siya, saka po natin ipupur yung gata. Ayan na po siya, guys. Antayin lamang po natin siya na maluto, na magkaroon siya ng mantika. So, habang pinapalambot po natin yung lalagyan na po natin siya, titimplahan na po natin siya na first the salt. Ang paglagay po ng asin, matatansya naman po natin kung maalat na siya o hindi. So, lagyan ko siya ng ginisa mix. At saka ng black pepper. Kung talagang black pepper yun. So, ayan, medyo
Medyo luto na po yung ating chicken, pero excuse me, nabahing ako sa black pepper. So, ayan. Pakukuluin pa po natin siya hanggang lumabas po yung mantika niya. Tapos, pwede po natin siyang lagyan ng kahit konting toyo lang po. Konting toyo lang po guys. Konti lang po ang ilalagay natin. Hindi po yung kagaya ng pag-aadobo po natin na sobrang mapula. Ito hindi po siya. Ayan po, konti lang. Hindi ko mai ano. Ay! Kunti lang na toyo ang kailangan. So, ayan. Lagyan ko na siya ng konting tuyo. Konti lang po, guys. Magkaroon lang po siya ng kulay po. Kasi mamaya, pagka natuyo na po yung gata, magiging brown na rin po yan siya. So, guys, kasi kailangan na natin i-open yung gata. Kasi walang mabiling fresh, kaya in-can na lang. So, naka-ready na po yung ating gata. So, ngayon, nagtutubig na po siya. So, ito na po siya guys. Nagmamantika na po. Ganyan po ang pagluto sa adobo sa gata. Yung iba po niyan, dinalagyan nila ng patis. So, dahil wala nga yata silang patis dito, so hindi na ako naglagay ng patis. So, ayun po kung asaan ang tapik nito. Hindi ko alam kung ito ba yun. Siya nga pala guys, pag gumamit kayo ng mga utensils natin sa kusina, kailangan hugasan po muna natin. Ayun, tumama.
Sakto. So, antayin lamang po natin na medyo lumambot. Talagang ma-absorb na yung ano niya sa sarili niyang mantika. Ay, sorry guys. Sisili vlog, busy din po siya. Busy siya. Ay, hindi na tayo magsasayin. Ha? Hindi na tayo magsasayin? Magsasayin. Ayun, hindi to yun, hindi ka? Ay, kusang gala. Ay. Kapi na lang. Sorry guys. So, konting-konti na lang guys, inalagay ko na yung gata. Konting minuto na lang, ilalagay na yung gata. So, hindi ko alam kung saan dito magsasaing. Kasi, magsasaing ako ng rice. So, ito yung gagamitin ko, guys. Hindi ko alam kung kanino ito, guys. So, nagsain lang ako ng isa, dalawang kalahating scoop lang. Kasi marami pa naman silang sinain. So, ayan guys, kulong-kulo na. Malapit na. So, ngayon, ilalagay ko na po yung gata. Ilalagay ko na po yung gata. So guys, pag tayo po naglagay ng gata, huwag po natin hahaluin kaagad. Ayan, linagay ko na po yung gata. Huwag lang po natin hahaluin. Hayaan lang po natin siyang kumulo. Pagka kumulo na, tsaka po natin siyang start ng haluin. Imimix na po natin. So, huwag pong tatakpan hanggat hindi pa siya kumukulo, gawa ng magbubuo-buo po yung gata. Yun po guys, ang sikreto ng paggamit ng gata. So, ngayon, magsasain ako ng rice. Thank you.
din, kulong-kulo na guys, so kulong-kulo na siya. So ayun lang guys, kasi hindi ko siya maipasok sa loob. Yung pinalitan ko. Bakit ganyan rin naman itong mga ano nila? Ayun, na isa lang ko rin. So, titingnan ko na po yung aking adobo. So, ayan guys. Ayan ang sinasabi ko guys. Pulong-pulo na siya guys. Diba? Ang ganda ng gata. So, ngayon pwede na po natin siyang haluin. So, ngayon guys, pwede po natin siyang lagyan ng chili. Para medyo masin. So, I'm going to put this one. Para medyo maanghang. Masarap po yung manok na medyo maanghang yung adobo sa gata. So, titikman lang po natin. Kulang pa sa asin. So, hindi ko lamang po siya tatakpan, guys. Maghuhugas ako ng plato ng mga anong
habang nagpapakulo ng aking niluluto. So, titikman ko lang uli. So, tatakpan ko na siya, guys. Takpan ko lang siya para mabilis. Nakatalikod ako, guys, kasi wala akong mapwestuhan ng aking cellphone. So ngayon, titingnan na po natin, baka pwede na. Grabe, kulong-kulo na, guys. It's a yummy, 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 yummy. So, ito na po, guys. Yan na siya. Pag natuyo na po yan siya, okay na po yan, pwede na. Pag natuyo na. Yung makita na po natin, yung medyo mantika na po siya, yung pwede na po yun. So, paano po? Hanggang dito na lang muna. Kasi mahaba-haba pa yan. Pero, mamaya, ano ko rin pagka, pwede rin. Ituloy na natin.
Ituloy-tuloy natin. So guys, ito na po. Nagmamantika na po siya. So, ayan na. Okay na siya. Talagang mantika na po niya yan. So, luto na yan. So, iwok ko na. Antayin na lang namin na mainin yung kanin. So, yun guys. Ganun lang po ang pagluto ng adobo sa gata. Pero, nasa sayo po yun. Nasa sa inyo po yun. Kung may sarili kayong version. Yun po ay ang alam kong pagluto ng adobo sa gata. Basta kunting tuyo lang po na hindi kagaya sa pag-adobo natin ng gamit natin yung suka tuyo. Iyan po, wala pong suka yan. Walang suka yan. Bali, yun lang po. Yung luya, bawang, sibuyas, tapos ano, gata, tapos black pepper, tapos yung ano, salt to taste, at saka yung ano, magic syrup or ajinomoto. It's up to you guys. Ganun, no? English yun, ha? Okay, bye-bye! See you in my next vlog! Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, please subscribe to Lai's channel. Babu! God bless! Si Sicily TV Vlog, busy! Okay guys! Bye-bye! Salamat!